Today guys, bibigyan ko lang kayo ng update dito sa ating grid trading na setups, no. So currently meron tayo ditong BUSD na available. Magbibigay lang tayo dito ng another setups, tapos ano nga ba yung mga naging results the past grid natin, papakita natin yan dito sa history. Tapos meron tayong running dito, and then magki-create ulit tayo dito ng bagong parameters. Pero before ko simulan yung update natin today, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, like this video first, subscribe mo yung YouTube channel natin, turn on the bell icon para ma-notify ka sa mga updates natin na ginagawa dito sa ating YouTube channel, guys. So nandito tayo ngayon sa user interface natin. The past few days, if you observe dun sa mga setups natin is naka-short tayo, guys, no. Kasi I feel na may word or may something sa market, kaya ayun, punta tayo muna dito sa history. I tried to short FTT pero I accidentally transfer yung BUSD ko sa spot, tapos na-hit yung pinaka-trigger niya, tapos nagkaroon tayo dito ng negative profits. Small lang naman to, pero yung nag-matter dito is yung mga setups natin na profits, guys, no. So see, for example, ito is 20 days ko pa na long itong si Waves, kaya may profits tayo dyan. Pero recently, guys, we observed ito. Nag-short tayo dito, short natin APT, neutral tayo dito ETC, tapos LTC, and then meron tayo dyang profits, no. So today maghanap lang ako dito ng another coin na pwedeng i-trade. FTT, grabe yung retracement niya, no. So nag 2 USDT na hit 2.49 dahil sa mga news na nangyayari ngayon. Pero let's try to check other crypto dito na pwede nating i-grid trades, guys, no. So let's check band. So band is going to the upside right now. Check natin dito siguro sa pair ni BUSD, guys. Ayan, so maybe check ko dito si ADA. So for ADA, hindi pa niya napupuntahan yung kanyang previous lows, no, which is 32 cents, 33 cents. So naka daily time frame tayo dito. Check natin 15 minutes time frame. 34 cents, new lows niya. Pero dito, check sa 4 hours time frame muna. So for ADA, maybe I can neutral setups lang ako dito. Around 33 cents, tapos 38 or 39 cents, guys, no. So, punta lang dito sa manual. Lower price ko dito is that maybe 0.3278, tapos yung upper price natin maybe around 0.39. Number of grid, set muna natin dito yung margin natin, tapos maybe 18 lang. Ayan. So ito yung magiging setups ko, advance optional. Siguro yung magiging stop trigger ko dito is that maybe 0.319, and then top price ko maybe around 0.428. ayan, 0.428, tapos create ko na to, confirm. Ayun, so grid created successfully na. Running na siya dito. Ayan, ADA BUSD. So, yun. Quick update lang tayo dito, guys. I'll keep you posted sa mga updates natin na ginagawa dito sa ating grid trades. And then, pwede nyong panoorin, guys, yung mga previous video natin. Kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, eto sa phone naman, diniscuss natin yan. Tapos, yung start ng pinaka-update talaga natin dito is that eto. So sa mga nagtatanong, hopefully nagkaroon dyan ng update today. And again, itong video natin for today is just an update lang for ideas, for reference only, does not qualify as an investment or financial advice. Please do proper research, guys, no. So yun lang for today. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. I'll keep you posted sa mga susunod natin na video dito sa ating YouTube channel, guys, no. Bye for now.